guys, dito sa labas ng bahay. Ikot ng Abu Dhabi guys, dahil sa alaga ko guys. Kaya minsan guys, mahirap ng isang OFW kagaya sa akin guys. Mahirap kasi yung alaga ko guys. Hindi siya normal. Kaya minsan guys, naipag-isipan ko na uwi na ako ng Pilipinas, pagod na ako, ganito ganyan. Kaya minsan, alam mo naman, minsan yung amo natin, minsan mabait, minsan tinutupak din. Kagaya din sa akin guys, minsan tinutupak din ako. Kaya mahirap ang isang OFW guys, at saka mahirap din malayo sa pamilya guys. Akala nila guys, madali lang isang OFW. Hindi guys, nahihirapan din kami guys. Kagaya ngayon na COVID guys. Diyos ko, ang hirap. Ang hirap ngayon guys. Super hirap ngayon guys. Parang gusto ko na talaga umuwi ng Pilipinas guys, kung alam nila. Kaya guys, nahihirapan na din ako. Pagod na din ako guys. 10 years talaga ako nag-work dito sa amo ko guys. Ngayon ko pa lang yung naramdaman yung pagod. Dahil siguro sa COVID guys. Ganito siguro. Boring lang siguro to guys. Mahirap ang pasok ng 2020 guys. Ang daming problema. Mahirap. Mahirap sa isang OFW guys, na yung iba no work no pay. Kami nga guys, pasalamat lang kami. Kasi sa bahay kami nag-work. Sa bahay ako. Pero kung siguro kung sa labas din ako guys, siguro Diyos ko, no work no pay din ako guys. Dati yan ang bala ko guys, aalis ako dito sa amo ko. Kasi no work no pay. Pero may balak din ako guys, aalis din ako dito guys. Kasi wala talaga akong di-op sa 10 years ko guys, na work dito sa amo ko. Wala akong di-op guys. Kaya nakakapagod din guys. Nakakapagod din pala pag 24/7 yung trabaho mo guys. Minsan may amo ka pa ng bunganga guys. Kaya mahirap din. Kaya nahihirapan na din ako guys. Kaya ganito talaga guys ang buhay ng OFW. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan may problema dumating sa amin. Kaya minsan hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo guys. Ha, ito guys, hapon na naman guys, 6 o'clock na naman guys. Pagkatapos naman ng alaga ko maligo guys, naakyat naman doon sa taas paliguan. Pagkatapos guys, iyak ng kunti, ang sakit ng ulo ko guys. Yun ako guys, ano nila ang gagawin namin dito mga OFW. Kung hindi ka magtatrabaho, pagalitan ka din ng amo. Kasi pumunta ka nga bilang bilang katulong para mag-amuhan ka dito, hindi yung ikaw yung amo. O di ba guys, tama ako. Sa pagkain naman talaga guys, walang problema. Ang daming pagkain namin dito, sobra-sobra pa guys. Kaya minsan nga binibigay namin sa ibang lahi guys, minsan yung kasama namin dito sa bilya. Kasi sayang guys, itapon yung mapagkain kasi namimili yung amo namin pagkain guys, sobra-sobra. Hindi naman namin maubos guys. Kaya ito po, nakita niyo sa live guys, Diyos ko, ang daming pagkain. Ililipat ko naman itong tubig guys, kaya puno na yata dito guys. Ililipat ko doon kasi may kami dito guys, ng tubig sa halaman namin guys. Kasi lang ibang lahi guys, minsan okay, minsan hindi naman okay sa pagdili guys. Namamatay yung mga tanim ko guys. Yan. Yan guys, dito ko na naman ilagay to guys, para yan
Ayan, guys. Ayan. Ito malakas kasi ito, guys, na ano, hose ng tubig, guys. Doon, maano lang siya, guys. Maliit lang ang tubig lumabas. Ayan. Matagal. Yun sa ibon. Ayan. Diba, guys? Maganda din dito sa likod namin, guys. Kahit ganito lang, guys. No, nagtanim din ako dito, guys, ng ano, ng tawag yan, kalabasa, guys. Ngayon, wala na. Wala na kasi akong ano, seed ng kalabasa, guys. Ayan. Ito lang yung maliit kong asinda, guys. Pero marami na din akong nakuha sa mga tinanim ko, guys. Diba? Pag may tinanim, may aanihin talaga, guys. Diba? Yan ang kasabihan natin, guys. Pag may tinanim, may aanihin. Kaya, guys, sana, guys, magustuhan nyo yung video ko, guys. Kasi paminsan-minsan lang talaga ako mag-video, guys. Wala akong, ano, walang ako oras, guys, dahil sa alaga ko. Kaya, sana, guys, magustuhan nyo yung video ko, guys. At saka, guys, please like and share and subscribe my channels, guys. Bye-bye!